Yo, what's up mga katupak? Walang pangit na sabungero, lalo na kapag katupak ka. Yon, mga katupak, ayan, King Pak Official ang inyong lingkod, syempre mga katupak channel. At welcome yung mga bago, ayan, click subscribe mga katupak at maraming salamat sa mga solid supporters natin. Lalong-lalo na yung mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, nakataga na sa ibang bansa, na nanonood sa atin. Salamat po sa inyo. Ayan, kay King Kurt Alindogan. Ayan, shoutout sa iyo brother at sa Alindogan family. Shoutout po sa inyo lahat dyan at sa mga ka-workmate ni Kurt. Ayan, ka-workmate niya, kamag-anak niya dyan sa abroad, sa Los Angeles, California. Ayan, mag-ingat po kayong lahat dyan at maraming salamat sa tiwala at sa suporta. Ayan. So, ito mga katupak, no? May mga katanungan sila, King Pak. Ano ba klima dyan sa inyo? King Pak, paano ba yung lifestyle mo dyan? Ano ba yung galawan mo dyan? Di ba, walang kuryente sa manukan mo. King Pak, may mga lupa ba na binibenta dyan? King Pak, willing ka ba na makipag-partner in the future? Yung mga ganun, ano? Unang-una, mga katupak, no? Salamat. Okay, salamat ng marami. Dito, mga katupak, sa Rizal, marami rito binibentang lupa. Okay, at marami rin din po dito mga farm at marami din dito mga backyard. Okay, yan. Ang klima dito, mga katupak, sa umaga, mainit. Tapos sa gabi malamig, no? Ayan, mapansin niyo medyo sinisipon-sipon tayo. Grabe yung klima dito ngayon. Ang lamig po talaga ngayon, no? Malamig talaga siya. Hindi mo na kailangan ng electric fan dito. Syempre mapuno nga. Tapos sa umaga naman mainit. So maganda, no? Yung manok mo sanay sa iba't ibang klase ng panahon. So uminit, umulan. Ayan, tapos minsan umuulan siya kahapon, sobrang lakas ng hangin. Bagsakan yung ibang mga saging, ano, wala namang bagyo, pero hindi ko alam, basta ang alam ko sa Mindanao, may issue sa Mindanao ngayon, may mga landslide, may ulan, ganun, pero dito mahangin siya. Yon, sa umaga again mainit, sa gabi napakalamig. So yun yung klima dito sa Baras. So paano nag-work ka diyan sa manukan mo, King Pak? Wala kang kuryente. Meron ako rito solar lang. Okay, ang solar ko po dito 4. Yun lang ginagamit natin pag nagpapailaw tayo, pag nagtitraining tayo, yung solar lights ang ginagamit natin. Sa dito kasi mga katupak, ano, yan kay Kurt, dito sa manukan ko, hiwalay kasi to dun sa bahay namin kung saan talaga ako nakatira. So mga 15 minutes lang naman, 10 to 15 minutes away mula dito sa manukan dun sa bahay. Okay, so pag umaga, papakain tayo ng manok at ng mga aso, tapos uuwi ako saglit sa bahay, maliligo, magbibihis, magcha-charge, mag-upload. So yon, kasi dito po wala pong kuryente. So naka-solar lights lang tayo, tapos medyo mahina rin yung signal dito sa manukan kapag yung sa cellphone, yung load or something yan. So willing ka bang makipag-partner in the future? Yan, maganda namang opportunity yan, mga katupak, ano? Pero syempre, pag-usapan natin ng maayos, kasi yung ganyan kasi hindi yan biro, no? Pag nasimulan mo siya, hindi ka na pwedeng umatras. Oh, ganun kasi ako, meron kasi akong paninindigan. Meron kasi akong tinatawag na pride and honor, no? Ako, pagkaayoko, hindi mo kayang bayaran ng pera pagkaayoko. Real talk talaga 'yan. Pero pagka gusto ko, kahit libre gagawin ko 'yan. Okay, 'yan, mga ganyan. Ganyan yung attitude natin, meron tayong ganyang mindset. So, share ko na lang din, no, para sa mga bago kong subscribers, sa mga luma, alam na nila 'to. So, before ako nagmanok, mga 8 years or 9 years din ako sa call center, no, sa call center industry. So medyo nagsawa, no. Siguro mga naka 4 or 5 din ako na company. Tapos nagpalipat-lipat, naging coach ako, na promote ako, no, naging coach ako, nagti-training kayo ng mga tao. So masaya na nakikita mo sila na nagiging coach na rin. Yung iba nga nalampasan ka pa, naging supervisor na, yung iba naging manager pa. Pero nakakatawa kasi ikaw yung nag-coach sa kanila, ikaw yung nagturo sa kanila. Ikaw yung gumawa ng paraan para kumasa sila. So, part ka rin ng success nila. So, yung ganun. Tapos, nagising ako isang araw na parang hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Okay, papasok ka. Susweldo, papasok, susweldo. Tapos, iinom, kasama tropa, inom, puyat, ganun. No? Pasok, inom. Tapos, medyo parang naboring na ako. Sabi ko, parang hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Yun talaga, no? Yun talaga. No? Nag-resign ako, wala akong pinagsabihan. Sa mga tropa ko, wala talaga akong pinagsabihan. Basta nag-resign ako. Pero yun, nag-start na ako mag-vlog.
Nag-start na ako mag-vlog pero maliit pa lang yung sinusweldo ko. Pero talagang ano, sabi nga nila, umalis ka sa comfort zone mo. Yun yung comfort zone ko eh, papasok, chill. Maraming babae, kasama, katrabaho, no? Beso-beso, pagpasok, yakap-yakap, yung mga ganon. Tapos kakain sa labas, team building, outing, mga ganon. Pero yun yung comfort zone ko, umalis ako ron. O sabi ko, magfo-focus ako sa manok. Sabi ko, tingin ko, ito yung landas na gusto ko talaga. So medyo matagal, no? Biruin mo, ilang years na rin tayo nagtrabaho. Mahirap kasi talagang mangamuhan. No? Sa totoo lang, mga katupak, mahirap na may boss ka, top coach ka, no? Ilang buwan kang top coach, tapos pag may dumating yung point na hindi maganda yung performance mo, dudruging ka, no? Talagang grabe sermon mo, katakot-takot na, yung alam mo na, ganto ganyan. Pero kahit ilang beses ka mag-perform ng maganda, pagka medyo hindi gumandang stats mo, sa pool ka pa rin. Hindi kagaya ng kagaya nito, tanginang yan, kahit mag-inom ako, walang makikialam sa akin. Yan, yun yung maganda, no? Yun yung maganda kapag kagaya nito, meron ako sariling maliit lang naman na manukan, tapos sarili ko rin yung lupa, ano? So eto, kahit paano, yung naipon ko sa benta ng manok, tapos sa sweldo sa YouTube, kahit paano, nakabili tayo ng almost 400 square meter to eh. Maliit lang, no? Maliit lang yung lupa ko, almost 400 square meter. Tapos meron tayo dun sa kabila, mga 200 square meter. So, tapos meron naman tayong mga kumpare, no, na nagbibreed din, na kaya meron tayong, kaya hindi tayo nauubusan dito ng panlaban. Kasi ganun po yun, ganito ang style, mga katupak, ano. Pagka hindi mo kaya na i-handle lahat, kailangan humanap ka ng tao ng pagkakatiwalaan na gagawa para sa'yo. No, kagaya yan, no? Si Oragon, magbibreed, hati kayo. Yung isang kumpare ko, magbibreed, hati kami. May isa pa akong tropa, pag nagbreed, hati kami. Ganun ang labanan. Parang magugulat ka na lang, uy, malaki na pala yung palahi natin dyan. Yung mga ganyan, no? So, yun. All in all, mga katupak, or sa mga nagtatanong, ano, tsaka sa mga gustong malaman. So, ganun lang. Chill-chill lang ako rito. Pagka walang laban, nandito tayo. Minsan uuwi sa bahay para mag-charge, maligo, mag-upload. Tapos, yan, pag may mga buyer tayo, pupunta rito. Willing naman ako makipag-inuman, no? Anytime. Ano kasi ako eh, sobrang open ako sa mga ganyan, no? Wala akong pakialam kung magbubuti ka, no? Wala akong pakialam kung ano, pwede ako sa taas, pwede ako sa baba, pwede akong makipag-inuman sa mga boss ko, yung mga operation manager, yung mga ganun, no? Nakikipag-inuman tayo dito sa amin, may magyaya sa inyo, ano, tropa, wala akong pakialam kung loki ka lang, kasi ako loki lang din ako. So, ganun lang, chill ako. May iba, nahihiya, nakingpak, nakakahiya, pwede ba akong pumunta dyan, pwede ba makipag-inuman sa'yo, wala pong problema, no? Ako, pag nakita mo ko rito, makakasalubong mo ko dito sa amin, naglalakad o ano, hindi mo, napakasimple lang, ano, nakasando lang ako, nakashort, nakachinelas, yung normal na tao lang, talagang, wala kasi akong, ano, wala akong kaarte-arte sa katawan. Okay? So yun, pag nakasalubong mo ako, baka mapagkamala mo pa akong hold upper eh. O diba? Kasi ang daming tato, no? Ang daming tato. Kalbo, maraming tato, maitim. So mukhang snatcher, mukhang hold upper. Ganun na mga banatan ng mga tao eh, no? Pagka may tato. So yun, mukhang masamang tao. Pero okay lang yun. Lagi yung tatandaan, huwag ka magpapa-apekto sa pananaw o paningin ng iba. Wala kang pakialam doon. Lagi mong tatandaan, we don't give a fuck. I don't give a fuck. Ganun lang kasimple ang buhay, no? Huwag kang magpapa-apekto sa mga kwento nila o ganito ganyan o kung paningin nila sa'yo, walang kwenta yun, no? Hayaan mo lang sila at ang mahalaga ay gawin mo yung dapat mong gawin yun. So yan, sa mga bumisita na rito, no, sa mga pumunta na dito sa akin, sa mga nakapag-inuma na dito sa akin, yan, maraming salamat sa inyo at sa kumuha rin ng warrior sa atin, no, sa nagtiwala sa atin, sa mga nag-finance, yan, marami, no, grabe, nakaka-appreciate sa totoo lang, no, nakaka-appreciate na isipin mo nasa ibang bansa, nasa California, nasa New Zealand, nasa Canada, Texas, nasa Doha, Qatar, may Hong Kong, may Singapore, tatawagan ka, King Pak, gusto kong mag-finance ng manok, gusto kong pumusta, o ano ang gagawin natin. Yung mga ganun, ano, yan, nasa US, magpapadala ng malaking pera, ano, 70,000, 60,000, 50,000, 22,000, magpapadala, ipupusta sa manok. Hindi mo naman sila kilala. Yun yung masarap kapag katunay ka. So nakikita kasi nila na itong tao na to legit naglalaban talaga. Nakikita nila na, boss, ano, ganito King Pak, kursunada ko yung attitude mo, ganito, ganyan, ganyan. Scorpio kasi ako, mga katupak, no, para lang sa mga iba. No. Ang Scorpio kasi sa akin, ha, meron kaming pride na
Di baling, sabi nga nila, yung sa coat na, di baling daw madungisan ng paa. Huwag lang tayong manlamang sa kapwa or manloko yung ganun. Kasi liliit ang mundo mo. Napakadali lang, no? Ako, kunyari, may nagpadala sa akin ng pera. Pwede ko silang lokohin, sa totoo lang eh. Pero lagi mo tatandaan yan, hanggang doon ka na lang. Yung mindset kasi na ganun, yung iba natutukso sa 3,000, natutukso sa 5,000. Ang mindset kasi nun, ang iniisip lang nila, yung araw na yun na kailangan nila ng pera ganito. Pero dapat kung future thinker ka, no, ang iisipin mo yung in the future, ah, eto, pwede kong maging kaibigan to. Ah, eto, pwede kong, baka in the future, makahingi ako ng tulong dito. O baka in the future, ganito. Marami, no, malawak siya. So, kailangan medyo lawakan lang natin yung utak natin. At huwag tayong masyadong magpapatukso sa maliit na pera. Kahit sa malaking pera, no, huwag tayong basta-basta, alam mo yon yung, ah, takay na. Laking pera nito, 10,000 ganito. Sabi nga ng mga katropa ko din, iba, tangin na parin, galing mo rin, ano? Paano sila na, ano, paano kanila kinukontak, paano pinapadala yung pera? Sabi ko ganito, ipapapalawan, i-GCash, isisibuana or Western Union, tapos pag nanalo, oh, yun, sisend ko sa kanila yung video, yun, may per win tayo, minsan may balato pa, yung mga ganon, no? Yung kasi, nakitaan kanila ng potential na pwede kang pagkatiwalaan. Yun po yung pinakamahalaga doon, no? Pag nagtiwala ang tao sa'yo, huwag na huwag mo sisirain. Kasi ang tiwala, parang salamin yan. No? Tandaan niyo mabuti yan. Maayos man, mabuo man, yung lamat na doon na. Sayang kasi ako, Scorpio ko. Madali ako magtiwala sa tao. Pero pag ginawan mo ako ng mali, niloko mo ako or ninakawan mo ako, good luck sa'yo kung meron ka pang second chance. Real talk yan, no? Ganun kami. Hindi ko na sasabihin sa'yo na pare, niloko mo ako, aalis na lang ako, lalayo ako, hindi na ako didikit sa'yo. Ganun ang style ko. Kaya ayoko rin na ginaganon ako, kaya on the other end, huwag mo rin gawin sa iba. Sabi nga nila, diba, kung ayaw mong lukuhin ka, di huwag mo rin lukuhin yung iba. Kung ayaw mong ginagago ka, huwag mo rin gagaguhin yung iba. Ganun lang naman po yun. Okay? Yun, so medyo may na-share na tayo. Salamat sa inyo mga katupak. Ayan, ingat kayong lahat dyan. Thank you sa tiwala. Thank you sa inyong lahat. At God bless, more blessings to come. Yan. King Pak po yan. One love. I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's some chance. Doing 80 on the freeway, catch me if you can. But